pagpapaliwanag ni Kuya Melvin sa pagbabalik po ng face-to-face. Sandali lamang. Baka bago kang sumakay sa akin, eh, naiwan mo sa pinagalingan mo yung cellphone ninyo. Kung malabo saan kayo naman, man. No, malabo! Kuya, hindi malabo yun ako! Talagang dalagal ako yung nakikipakilan din lang. Natin ang panig ng kwento ni Kuya Melvin. Ituloy lamang po ninyo yung sinasabi ninyo na ginising nyo siya, lasing na lasing. Ginising ko siya pagdating sa sabi niyang doon daw papahinto ng tricycle. Opo. Pagdating na doon, pumasok siya para na binuksan niya ang gate, hindi pa ako umalis. Hanggang pumasok siya sa... Inantay niyo po siyang pumasok sa loob ng bahay. Bahay. Bago akong... Umalis. Umalis. Wala po kayong napansin na wallet o cellphone na sinasabing dala niya? Nalalo pa nga, nagtitext ako noon eh. Diba? Hindi ko nakita, nagtitext ka, lasing ka eh. Diba? O, yun po talaga ang ruta ninyo, yung lugar na yun. Oo, papalik-palik. So, kilala po kayo doon. Oo. 12 na po kayong nagsiservisyo doon at namamasada. Wala naman pong nagre-reklamo sa inyo. Kasi lahat ng naiwan na gamit sa tricycle ko, binalik ko po sa kanila. Kaya pala nung tinatanong kita, nanginiginig ka. Nung bumaba po si Joanne, meron pa po ba kayong ibang naging pasahero? Oo, pabalik ng bayan. So, posible po na yun ang nakakuha? Ayun. Ganun po ba ang sinasabi ninyo? Oo. Kasi kung meron pong isang taong dapat unang makapansin, eh, kayo po kasi yun. Kasi gumagano siya, tumitingin siya sa akin. Naka-shirt ako, tanda-tanda ako habang gumagano-ganon siya sa akin eh. Kinausap niya ako, so nakatulog anong na ako. Anong sinabi niya sa'yo? Halimutan ko ba siya, kinakausap niya ako noon. Nagtanong lang ako sa kanya, lampas pa ba tayo sa barangay o mismong tapat ng barangay tayo? Kung natatandaan po ninyo nung tinignan niyo siya, may hawak siyang cellphone at saka wallet po. Wala pong napansin na wala may dala siya. Wala kayong napansin. Wala dito nakalagay yun. Bago ako nakatulog, nakita mo, ginising mo na nga ako eh. Paano malalagdag sa tricycle? Sa gilid ako, nakaganon ako. Bago kang sumakay sa akin, eh, naiwan mo sa pinagalingan mo yung cellphone ninyo. Kung malabo saan kayo naman, oh. No, malabo. Kuya, hindi malabo yun ako. Talagang dalagala ko yung nakita. Nakipakilan din lang. Sandali. Melvin, nakita niyo po ba siyang nagtetext habang nakasakay? Hindi ko nakita. Hindi niyo nakita? Kasi ang sabi po niya, ang huling pagkakatanda ni Joanne, eh, habang siya daw po ay nakaupo, nagtetext pa siya at sinabi niya sa inyo na pakigising siya. Pag upo niya sa tricycle, siya, Mama, itong pamasahe ko, doon mo ako ibaba sa ano, oo, nagbaba diba? Na siya. Malabo, di ba? Hawak-hawak ko cellphone ko, tsaka hindi, wallet ko. Wala akong nakita. Bariya ang hawak mo eh. Kahit magtanong kayo sa lugar namin, wala akong, hindi ako interesado sa gamit na hindi sa akin. Hans, anong reaksyon ng sausawero at sausawera matapos silang marinig ang panig ni Kuya Melvin? Sino ba ang mas pinaniniwalaan nila? Botohan po muna tayo, puti ang itataas kung naniniwala kayo sa kwento ni Ate Joanne. Pula naman kung mas naniniwala kayo sa paliwanag ni Kuya Melvin. Ready na ba mga sausawero at sausawera? Okay, boto na! Go, go, go! Maliwanag na sa puntong ito, mas maraming naniniwala sa kwento nga ni Kuya Melvin. Gawa ng medyo siguro naging mabigat para sa kanilang paniwalaan na yung isang pasaherong lasing ay talagang, kumbaga, in control of all her senses. Sa puntong ito, gusto kong tanungin si Attorney Acosta. Alam po natin, attorney, na mahirap magbintang. Pagka ganitong kaso na walang... ano, nakakita, walang ebidensya, ano po bang sinasabi ng batas tungkol sa pagkaganyang may nawalang gamit? Laging ang driver din naman po ang napagbibintangan. Actually, sa New Civil Code of the Philippines, yung Article 22, ano, ang principle doon, no one shall be unjustly enriched at the expense of another. So kung pasahero mo yan, may naiwan yan, meron kang obligasyon na isoli mo yung naiwan. Kailangan, protektahan mo rin yung kasangkapan. Hindi lang yung safety ng pasahero mo. Yung wallet ba nawala rin? Oh, nawala wallet, rin daw po. Wallet ko rin po nawala. Yun. Pati cellphone. Yun ang hits doon. Kailan mo natuklasan na nawawala ang wallet? Nung pagkagising mo na ng umaga, alas 10:30. Naku. 10:38 a.m. Ang dami ng oras na lumipas, attorney. May lapse of time naman. Kaya talagang yung akusasyon mo, kung dadaling man sa husgado, ay napaka... babaw. Ang batas kasi ay malawak, may puso malalim. Pero napaka-importante ng ebidensya
Kalakip din sa ebidensya ang credibility of witnesses at bigat ng ebidensya. Kaya sa puntong ito, isa ang pwede nagsasabi ng totoo at isa naman ang hindi nagsasabi ng totoo. O kaya naman, doon sa lapse of time, merong ibang nakasalisi sa'yo. Oh. Wala, imposible. Sa bahay lang ako eh. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. So, nasisiguro mo talaga, Joanne? Opo, kasi matagal na yung mga katulong mo na yun eh. Imposible naman kunin nila yun. Sa loob sila ng bayo, yung nasisisihin ko, di ba? Kaya mga kapatid, meron pong isa pang nagre-reklamo dahil din po nawalan din daw siya ng pitaka nung sinakyan niya yung tricycle ni Mang Melvin. Narito po, si Noel Cruz. Pasok! Noel, totoo bang nawalan ka ng ma'am, wallet? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ano ang nangyari? Ma'am, kasi ma'am, nagtatrabaho po bilang construction sa Antipolo po, ma'am. Eh, pauwi po ng Antipolo to Marikina. Mm-hmm. Ngayon, yung pitaka ko po, ma'am, kumuha na po para pambayad sa jeep. Para yung bariyang ano, lalagay ko na lang po rito. Kumbaga, hiniwalay nyo na? Hiniwalay ko na. Sineparate ko na po, ma'am. Oo, dahil nagbayad na kayo sa jeep, nabariyahan na. Opo. Hinandaan nyo na, yun na ang pambayad nyo. Opo, sa ma'am. Tricycle. Pinakabayad ko na sa tricycle. Ngayon, ma'am, pagbaba ko po ng Marikina, sumakay na po ako rin sa Luna. Kasi Luna po. Pabalik po ang face-to-face at malalaman natin kung anong nangyari kay Mang Noel mula nung bumaba siya ng jeep pasakay ng tricycle sa pagbabalik po ng face-to-face. So, lahat po ng mga wallet nila maaari pong nalaglag lang bago sila sumakay sa tricycle po ninyo. Ah. Tatlo yung nagre-reklamo sa'yo eh. Ano ka ba? Pira ka naman. Tatlo yung tao na nagre-reklamo sa'yo. Wala kang... Sandali lang. Sandali. Kami po ay nagbabalik sa face-to-face at tuloy-tuloy pa rin po ang talakan tungkol sa pagkawala ng gamit ng ilang mga pasahero at hindi daw po pagbalik ng driver. At nakita na po natin kanina na ipinagtanggol ni Mang Melvin ang kanyang sarili sa mga paratang po ni Joanne na nawala ang kanyang pouch at kanyang cellphone. Ngayon po ay may isa pang nagre-reklamo na si Mang Noel Cruz. Ituloy niyo lamang po ang kwento, Mang Noel. Bumaba kayo ng jeep, nakahanda na ang bariya. Opo, ma'am. Sumakay kayo sa tricycle. Ano po ang nangyari? Siya po, nasakyan ko po. Pagsakay ko po sa kanya, siyempre, binigay ko na rin yung bariya ko po, ma'am, sa kanya. Ngayon, pauwi na ako dahil pagudo ako, galing sa construction, ma'am. Eh. Pag uwi ko, ma'am, bibigay ko sa asawa ko yung ano ko. Yung... Magkanong laman ang wallet mo? Ma'am, kulang-kulang na naman, ma'am. 2,000 lang naman po yun, ma'am. Eh. Kasi malaki rin yun, ha? Construction naman, ma'am. Malaki yun, 2,000. Ngayon, so, mapauwi na ako. Anong oras mo na nalaman na wala na yung wallet? Magre-remit na po ako ng pera. Pag-awa ko po ng ganun, wala na. Ngayon, nang inabol ko, yung driver. Pumunta ulit ako sa pinakapilaan. Nandun po kayo noon, Mang Melvin? Nandun ako, ma'am. Okay. Wala kang araw, eh. Nandun ako. Nakapila ako. Dahil nagtanong ako sa mga kapilaan nyo. So, ang sinasabi mo, Noel, pagkababa sa'yo, hindi na siya bumalik doon? Hindi na po, ma'am. Hindi na po, ma'am. Pumunta pa nga ako ng Luna, eh. Nandun ako, sandali eh. Sandali lang po. Pumunta nga ako ng Luna. Pagpunta nga ng Luna, di ba? Pinagmumura mo pa nga ako sa harap ng mga kasama. Eh, sabi mo, hindi mo ako nakita. Patapos, minumura mo ako. Ano, pagkas... Hindi nga kita nakita sa pilaan namin. Saan mo siya nakapilaan? Dalawa pilaan natin, di ba? Pupunta ka lang doon sa Malanday, tapos ngayon mag-aating ka, pabalik ulit sa ruta nyo. Sa Luna nyo, di ba? Gagawin pa ako sinungaling. Sandali. Ha? Gagawin mo ako sinungaling. Sandali lang. Ayun, pera lang yun. Bali. Sandali lang, ginawin natin, Noel. Pagpunta mo doon sa pilahan, eh, pagpunta ko doon, nagkita ko kami yun, sinasabi niya. Sabi ko, boss, baka na magliko dyan yung pitaka ko. Ngayon sabi, nagbibintang mo pa ako, ginagalong-galong ako. Sabi, sa dami-dami ng pasero, ikaw pala nagbibintang sa akin, ginagalong pa ako, di ba? Alam po namin, Mang Melvin, na masama po ang magbintang. Kaya lang po, di, sa pagkakataon na ito, na, ano, parang pangalawang beses na po ito.